Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at mga kayamanan ng mga ito. Sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda natin para sa pagdiriwang ng Paskwa ni Jesus. Ano yon? Ang kanyang pagkapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ngunit hindi lamang ito ang mga araw ng paghahanda. Ito rin
ay mga araw ng pagdidisiplina sa ating sarili, sapagkat malakas ang ating kalaban. Maski mga sundalo, bago sumabak at makipag-away sa gera, matindi ang kanilang disiplina at ang kanilang paghahanda. Gayun din tayo mga Kristiyano bilang mga sundalo ng ating Panginoon, kailangan din tayo maging malakas para makalaban tayo sa mga kaaway. Sa katunayan, ang Kwaresma ay maaaring tawaging taunang pagsasanay sa pagiging mabuting Kristiyano. Pansinin na sa panahon ng Kwaresma, tayo ay hinihikayat na magdasal, mag-ayuno, at magkawang gawa. Prayer, fasting, and almsgiving. Yan ang pinaka tungkod o haligi ng Kwaresma. At sinasali natin ang ating mga sarili sa tatlong gawain ito upang mailayo natin ang ating sarili sa kasalanan at nang sa gayon ay mapalapit naman tayo sa Diyos. Hindi ba ito ang ibig sabihin ng pagiging mabuting Kristiyano na mapalapit sa Diyos, lumayo sa kasalanan, pagtatakwil sa kasalanan at pagsampalataya sa Diyos na siyang ipinangako natin sa ating binyag. So, ano ba ang malakas na kalaban ang ating pinaghahandaan? Yun ay walang iba kundi ang tukso ng demonyo na mahirap tanggihan kapag ito ay nasa atin ng harapan. At walang tao na nabuhay sa mundo na exempted sa tukso ng demonyo. Lahat tayo ay nakaranas at makakaranas pa ng maraming tukso upang tayo ay bumagsak at magkasala. May kwento minsan, may isang lalaki na kailangang mag-diet at pinagbawal sa kanya na kumain ng mga matatamis na pagkain. Lalo na yung kanyang paborito, yung favorite niyang cake na mataas ang kalori. So minsan, nahuli siya ng kanyang asawa na kumakain nung cake na yon. Kaya pinagsabihan siya, sabi niya, bakit ka kumakain yan? Sinabi ng doktor, bawal sa'yo yan at nilang sa bawal sa'yo yan, tayo ay nasa panahon ng Kwaresma. Kailangan mag-ayuno tayo. Ang sagot niya, ginusto ito ng Diyos. Paano mo nasabing ginusto ito ng Diyos? Nagdasal ako sa kanya. Kasi nung nag-drive ako, napadaan ako doon sa bakery at naamoy ko yung ginagawa yung cake. Kaya nagdasal ako sa Diyos, sabi ko, Panginoon, kung talagang gusto mo kong kumain yan, bigyan mo ako ng parking. Kung ayaw mo naman akong bigyan, kung ayaw mo naman akong pakainin yan at gusto mo ko umiwas sa cake na yan, huwag mo akong bigyan ng parking space. Sabi ng asawa niya, sa makatuwid, nakakuha ka ng parking, kaya ako kumakain ito. At sabi ng asawa niya, paano ka makakakuha ng parking? Ang hirap-hirap ng parking doon, halos wala kang ma-park yan sa dami ng kotse. Sabi niya, nakakita ko, pakatapos ng 10 ikot. Pakatapos ng 10 ikot. So, isipin, wala yung kanyang desire na talagang umiwas sa tukso. May mga tao namang hindi marunong humindi sa kanino man. Kapag may nirequest sa kanila, maski hirap na sila,
ayaw nilang tumanggi. Ayaw nilang magsabi ng hindi ko kaya o ayoko o no. Basta oo lang ng oo. Ganun din sa tukso. Sabi nga, may kasabihan, give Satan an inch and he will be a ruler. Tuwing tayo nagdadasal ng Ama namin, sa kahuli-hulihan, sa kaduluduluhan, sinasabi natin, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Dinadasal natin to, na ilayo tayo ng Diyos sa masama, pero bakit tayo pa ngayon ang lumalapit sa masama? Paano lumaban sa tukso? Una, kailangan umiwas ka. Diba? Ang apoy, kung alam mo mapapasok ka, huwag mo nang hawakan. Kasi mapapasok ka lang. Mabuti na ang maging duwag kesa maging bayaning lumalaban pagdating sa demonyo. Sapagkat hindi mo maiisahan ang demonyo. Laging panalo ang demonyo. Kung isasakay mo siya sa buhay mo, siya ang magadrive ng buhay mo. Minsan, may isang binata na tuwing dadaan siya sa kalsadang yon, pauwi sa bahay nila, hindi niya maiwasan na hindi siya tutungga doon sa mga lasinggerong nag-umiinom sa labas. So sabi niya, dahil kwaresma ngayon, titiisin ko sila. Lahat ng alok nila, hindi ako lalapit sa kanila para uminom. So naglakad siya sa kalsada at lahat ng mga nag-iinuman doon, pare, isang shot lang. Hindi niya pinapansin. Pare, shot lang. Hindi niya pinapansin. Hanggang nakarating siya sa dulo na hindi siya uminom, na iwasan niya lahat ng tukso ng pag-anya niya ng kanyang mga kaibigan. Sa sobrang tuwa niya, sabi niya sa kaibigan niya, mag-inuman tayo nga. Nag-celebrate sila at nag-inuman. Umiwas. Pangalawa, manalangin. Magdasal upang magkaroon ng tapang at hindi magkaroon ng pagkakataon. At kung may pagkakataon, hindi magkakaroon ng tapang na magkasala. Minsan may nangumpisal, Father, nagkaroon po ako ng bad thoughts. O ano naman yung bad thoughts mo? Sabi ng pare, Father, na-imagine ko yung nakita kong belly dancer sa club. So sabi ng pare sa kanya, ini-entertain mo ba yung thoughts mo? Sabi niya, ay hindi Father, siya yung nag-entertain sa akin. Manalangin. Mahalagang mahalaga na hubugin natin ang ating konsyensya. Sapagkat ang konsyensya natin ang magiging boses ng Diyos sa atin. At alam natin na merong iba-ibang klaseng kategorya ng konsyensya. May tinatawag na good conscience. Yun ang maganda sa atin. Yun ang kailangan i-develop natin sa ating buhay, na magkaroon tayo ng good conscience. Alam natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pero yung iba, meron silang delicate or tender conscience. Ano naman yung delicate or tender conscience? Ito yung alam niya yung tama, alam niya yung mali, pero madali siya makonsensya. Kaya linggo-linggo, nasa kumpisalan, nakapila. No? Kasi konting nagkakamali na siya, ay, magkumpisal muna ako. No? Ito yung delicate conscience. Pero yung pangatlo, mas worse. Ang tinatawag ito yung scrupulous conscience. Ito naman yung sobrang extreme na konsyensya. Daig pa yung delicate conscience. Ito naman, lahat ng gawin niya, laging mali. Kaya hindi lang siya linggo-linggo, siya naman araw-araw gusto mangumpisal. Kasi ang tingin niya lahat ng bagay ay mali. Scrupulous conscience. At yung pang-apat naman, ito yung huwag natin tutularan. Hindi rin maganda ito, yung lax or hardened conscience. Para sa kanya, lahat ng bagay ay walang masama. So, lahat ng extreme, hindi maganda. Kailangan meron tayong good conscience. Narinig natin sa introduction kanina na tayo ay nasa linggo ng migrante. Walang permanente dito sa mundo, lahat tayo ay mga pilgrims. Nagbabiyahe sa pinahiram ng oras ng Diyos.
Huwag tayong maging attached sa mundo at nakapokus lamang sa kayamanan at nakakalimutan natin na meron tayong kapwa at tao na dapat tulungan. Huwag na natin hintayin pang kumatok ang tukso sa pintuan ng ating puso. Patuloyin at pagkapahin. Yun ang masama. Kapag kumatok ang tukso, yung iba sa atin, ine-entertain natin sa ating puso yung tukso. Pinapaupo natin yung tukso at binibigyan pa ng kape. No? Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon na aliwin tayo. Sa pamamagitan ng pagkasakripisyo o pag-iwas at panalangin ay mapagtatagumpayan natin ang anumang pang-aakit ng tukso. At dahil dyan ay mas madali nating masasamahan si Jesus sa kanyang paglalakbay patungo sa Kalbaryo ngayong panahon ng Kwaresma. Pagpalain nawa kayo na may kapal. Amen.